Hi guys! So for today's video nga ay meron naman tayong negosyo ideas na pwede natin pagkakitaan ngayon. Dahil feel na feel na natin ang init ay tamang-tama nga itong ibenta kasi papatok talaga to sa lahat. Dahil hindi mo na nga kailangan pang gumastos ng malaki para lang makatikim ka ng mango graham. Kasi itong gagawin natin ay gagawin nating mango graham ice candy. At pwedeng-pwede nga natin itong mabenta sa murang halaga lamang para abot kaya ng bulsa ng lahat. Kaya naman kung gusto nga ng extra income ay isishare ko na nga ito sa inyo. Bale, gumawa nga lang pala ako dito ng 250 grams ng mango milkshake powder ng Enjoy. Nabili ko nga lang pala ito ng 155 pesos at 1 kilo na siya. Saka ako na din nilagyan dito ng 2.5 liters ng tubig. At sinunod ko na nga din dito yung isang lata ng evaporada at isang lata din ng ating condensed milk. Tsaka para tumas-tamis nga ang ating ice candy ay sinunod ko na din ilagay dito yung 250 grams or 1/4 kilo ng asukal. At saka ko na din dito pinaghalo-halo ang lahat para mahalo talaga yung lahat ng mga ingredients na nilagay natin. Ganun nga lamang gumawa ng ating main ingredients para sa ating ice candy. Sunod ga ay importante din itong isa pang ihalo sa ating ice candy para maging soft ang texture kapag kinain nga natin ito. Naglagay nga ulit pala ako dito sa isang lagayan ng tubig na halos nasa 2.5 liters. Tsaka ako na din sinunod itong paglagay ng ating 1.5 cup ng cassava starch. Lulupuin lang natin ito ng mabuti para matunaw. Tapos, non-stop dapat pala ang paghalo nito para rin walang magmuo-muong cassava starch. Then, kapag ganito na nga yung itsura ng ating cassava starch ay okay na to at luto na. Tapos, sa isang lagayan din ay ipaghalo na natin yung una nating nagawa at yung naluto din nating cassava starch. Sa murang punan nga lamang ng paggawa ng ice candy ay marami na nga ang magagawa natin, lalo-lalo na kung masipag talaga tayo sa paggagawa at pagbebenta. Ipaghalo lang natin ito ng mabuti para mag-combine talaga sila. Para na din walang namumuo-muong cassava starch para smooth, ganun. Kapag nahalo na natin ng mabuti ay i-ready naman natin yung plastic natin na ang size ay 2x10. At itong crushed graham para magmukhang mango graham talaga ang ating ice candy. Sa isang plastic nga lamang ng ating ice candy ay nilagyan lang namin ng 1/2 tablespoon ng ating crushed graham. At saka in-spread at nilagay sa palad para kapag nilagay natin itong mixture ay kumalat nga din yung ating crushed graham dito sa ating ice candy plastic. O, diba? Para kaakit-akit talaga sa ating mga customer kapag bibili nga sila nitong mango graham ice candy natin. Ganitong lamang kaliit nga itong ating mango graham ice candy dahil pwede natin itong mabenta ng 5 pesos nga lamang ang isa. Kaya naman tinulungan na nga ako dito ni Mother sa pagbabalot dahil siya talagang expert sa paggagawa ng ice candy. At ako naman yung tagalagay ng crushed graham dito sa ating mga plastic. Kasi noon pa naman talaga ay nagbebenta na talaga kami ng ice candy na may iba't ibang flavors. Para bukod ka sa meron ka ng kita ay pwede pa nitong makatulong sa bayaran nyo sa kuryente, diba? Sa measurement nga na ginawa nating mixture ay nasa 78 pieces nga lamang ang nagawa naming ice candy. Pero nung kinusin ko nga ay bawing-bawi talaga yung pinuhunan namin. Kaya maganda talaga itong pagkakitaan lalo na ngayong summer. Kasi dadagsain ka talaga ng mga customer lalo na kung masarap at malinis talaga ang pagkakagawa natin. Sobrang sarap nga nito at lasang-lasa niya talaga ang mango graham. Saktong-sakto nga lang nito ang tamis kaya pwede nga to sa lahat. Kaya naman kung gusto nyo nga itong itry ay itry nyo na. Kaya yun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye.